here today. Dumating sa bansa si U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo para pangunahan ang high-level presidential trade and investment mission sa Pilipinas. Bit-bit ni Raimondo ang higit 20 American companies, kabilang ang FedEx, UPS, United Airlines, Visa, MasterCard, Google at Microsoft. Una siyang humarap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang. Nagdaos rin ng salo-salo sa palasyo kasama si Pangulong Marcos, si Raimondo, ang mga pinakamalalaking negosyante sa bansa at iba-ibang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Raimondo, milyon-milyong Pilipino ang makikinabang sa mga pangakong investments ng mga naturang kumpanya. On this trip alone, these companies are announcing over $1 billion of U.S. investments, including creating educational opportunities to over 30 million Filipinos. Maraming Pilipino anya ang mabibigyan ng trabaho at training, lalo na sa cybersecurity at artificial intelligence na patok na mga programa ngayon. Microsoft is going to deploy a Copilot chatbox tool and build proof of concepts with their Azure OpenAI service. Google is announcing similar investments. Semiconductor jobs are cybersecurity jobs. They are AI jobs, digital technician jobs, technical jobs. Ayon sa Philippine Economic Team, kapag dumami na ang trabaho dito, hindi na anila kailangang mangibang bansa para makahanap ng oportunidad. Upskilling for AI and for cybersecurity. So I think that's a very, very big platform for our workforce to play in globally. We do not need to have our fellow Filipinos go overseas to work. Google, for example, and other tech companies in the U.S. will be offering our people. They're targeting thousands of Filipinos to be given training and certification in digital competence. Nilinaw naman ni Go na hindi one-way ang trade mission ng U.S. dahil humingi rin sila ng tulong sa U.S. government para mapadali naman ang pag-export ng produktong Pinoy sa Amerika. We raised a particular issue of a Filipino company that manufactures garments and exports it, for example, to the U.S. We're helping manufacturing companies in the Philippines to export their products to the United States. Isa si Phil-Am rapper Apple the App sa official delegates ng U.S. trade mission. Pumirma ng kasunduan ng Apple the App Foundation at Asian Development Bank para magtulungan sa ilang proyekto para sa kabataang Pinoy. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,